In a bid to help commuters cope with rising fuel prices, the government has extended its free ride programs in various public transport platforms. But a group of drivers at the EDSA bus carousel say they have yet to receive payment from the government for their service. Let's hear more about their plight from Georgie Visconde Jr., the president of the Buklod ng Manggagawas ES Transport. Visconde was fired from ES Transport back in February when he first started protesting their lack of payment. Good morning po, Sir Georgie. Thank you for your time. Yes, ma'am. Magandang umaga po. Sir Georgie, bale, ito pong issue natin ay noong February pa. Kayo rin po yung opo. Kausap ko noon. Tapos ito pong libreng sakay drivers still remain unpaid daw po. Kasama po kayo dun sa mga natanggal sa trabaho. Ano po bang sitwasyon sa ngayon? Yes, ma'am. Simula po no February, mag-ingay nga po kami para doon sa sahod. Hindi pa rin po naibibigay lahat. May mga utang pa po. At ang kapalit po ay tinanggal kami sa trabaho hanggang sa ngayon. At ang mga kasama namin pong naiwan bilang leader manggagawa po sa kumpanya, inuna po kami lahat ng opisyales at isinunod po yung mga miyembro. Na hanggang ngayon po ay ang aming kaso ay kasalukuyan dinidinig sa hanay ng dole at hindi po ma-resolve hanggang ngayon yung may-ari kasi ayaw po makipag-usap ng maayos kundi puro abogado. Yung pong pending talagang delay na delay po hanggang ngayon sa halos karamihan ng ES Group of Companies. Mm-hmm. And Sir Georgie, meron po kaming reports na meron pong mga nanilimos na para sa pagkain. Ganun na po kalala yung sitwasyon. Kumusta po yung ibang drivers natin? Yung iba pong mga kasamahan namin, siyempre po hindi naman po pwede na tumigil. Talaga pong may naghanap na dyan ng mga ikabubuhay para sa pamilya. At meron din po talaga na kung saan-saan na lumalapit at ang mabigat po, yung iba, yung mga nangungupahan, ay pinalalayas na po sa tirahan kasi hindi nga po makabayad. Gawa po nung hanggang ngayon ay hindi magbayad ang aming kumpanya sa sapat na sahod na aming pinagtrabahuhan ang pagbebenta ng lakas paggawa. Mm-hmm. Eh, pero meron pa rin pong mga drivers na nagda-drive pa rin po, pero meron pong mga hindi na tumigil na. Mga jeepney po, mga tricycle drivers, kasi po lugi sa pamamasada. No? Tapos yung commuters naman po, worst case scenario din kasi mahal na nga po ang gas, di po ba? So parang lose-lose scenario po ang nangyayari sa atin, ano? Opo, yung pong iba, mga nakikipasada, gusto man nilang kumita kung sa taas naman ang presyo ng gasolina, ala na pong natitira. At yung pong mga kasamahan namin talaga, hanggang sa ngayon, nagtsatsaga po. Kesa humanap doon na ibang trabaho, pero limitado na po yung biyahe. Huwag lang po silang makasuhan ng awol, huwag lang po silang mabutasan ng kumpanya na ayaw sumunod. Pero labag na po sa kalooban yung pagsunod nila sa mga operasyon, sa anuman department yan, anuman personnel, na ginagampanan na lang po bilang na makatugon. Pero masamang-masama na po ang loob ng halos karamihan ng mga gagawang driver at konduktor na hindi sumasahod ng maayos sa programa. Sir Georgie, may plans po ba tayo ng isa pang protesta? Kasi ano po ang plano natin gawin pagkatapos ng ito, ganito pa rin po pala yung sitwasyon. Si LTFRB po ba, nakausap nyo na? Yun po, hanggang sa ngayon, sumulat ang ahensya ng gobyerno, ng DOLE, na ipatatawag. Pero hanggang sa ngayon po, wala po silang maibigay ng dokumento sa amin dahil ang sinasabi nga ay puro data privacy. Kaya nanawagan po kami kay Senator Grace po at tong isang mga nakaraang linggo po, ako po ay na-interview ni Ted Pailon, natutulungan kami, nagsumiti po kami ng mga dokumento para ipahatid sa mga transport sector na namumuno para tutukan po itong kaso namin. Pero hanggang sa ngayon po, naka-pending pa rin po, wala pa rin pong linaw. Kaya sana po, ito, iniintay namin kung sa pamumuno ni Secretary Bello, wala siyang nagawa. Baka po itong pagpasok ni Secretary Laguesma, baka po ulanin siya ng protesta dahil
kung hindi po mariresolba itong problema namin. Ayun po ang pinaghahanda namin ng mga grupo na paglulunsad uli ng pag-aaklas para sa bagong administrasyon na pakinggan po yung mga boses ng manggagawa, dahil ala na po kami makikita ng solusyon na kakampi ng mga manggagawa. Lahat ay para pong kakampi na ng kapitalista yung mga pati ahensya ng gobyerno. Sir, yung po Sir ang patawagan sana namin. Sir Georgie, kailan po pa nagsimula itong libreng sakay na to? Tapos ilang buwan na rin po ba kayong walang sweldo? Magkano po ba dapat ang natatanggap niyo ng mga drivers para dito sa libreng sakay? Magkano po yung ipinangako sa inyo? Noong una po kasi, noong unang programa na sumali kami noong nakaraang Abril ng taong 2021, nagbigay po sila ng 80% at 30% po sa per kilometer ang ibinibigay sa driver. Hanggang sumunod po yung pangalawa, hanggang sumunod po yung pangalawang programa na General Appropriation Act, na bago na po yung kontrata na pasweldo na ginawa ng mga operator, binawasan na po kami. Tapos po, yun nga po, hindi na kami pinasahod. Na ang usapan sa dapat na pasahod ay Lingguhan. Nakita nyo po, inabot pa ng Pebrero bago kami napasahod. Kung hindi pa sa ginawa namin pag-iingay, hindi po kami makakasahod ng maayos. At bagkos, may mga natitira pa po kami singilin. Ang ipinamamalita po, TY na lang daw po yun. Ano po yung nararapat namin gawin talaga? Lahat ng ahensya ng gobyerno tinutukan namin. Pero para pong nagbubulag-bulagan at nagbibingihan sa mga hinaing ng mga manggagawang nasa transport sector. Sir Georgie, naalala ko po, 20 million pesos worth yung binibigay niyong halaga na hindi na nababayad pa sa inyo noong May 2021 pa po itong mga backlog na to. Meron na po bang nabayaran doon? Sa totoo lang po, meron naman. Kaya lang po, marami pa talaga yung hindi nababayaran sa amin. Ako po, may singiling pang ilang araw. At mas higit po yung kagrupo namin sa group of companies sa ES Transport, na mas marami po yung mga singilin, dahil unang-una po hindi sila isang union, kaya po ganoon na lang sila tinatapak-tapakan, lalo na po yung mga nasa operation hindi na po maipaliwanag kung nasaan talaga yung pera. Yun po ang naging dahilan na hanggang ngayon ay sinasabi naman ni Chairman Delgado na 100% bakit hindi po makabayad sa mga manggagawa. Tapos, Sir Georgie, meron pong isang transport advocate sa Twitter, no? Tapos ang sinabi po din na imbis daw po na gawing libre ang sakay, kahit pang haba-haba ng pila, dapat daw po naghahanap ng balance. Balansihin kumbaga yung oras at yung pera ng mga tao. So kayo po, ano po bang maaring solusyon dito? Yung kahit short term lang po, pansamantala? Siguro po, bigyan nila ng tamang takda ng oras para sa libre at may oras para sa may pagbabayad, may pamasahe po. Kasi kaya po napapansin nyo na humahaba ang pila. Isa po ito sa dahilan ng mga transport operator, ng mga driver, na tinatamad na po talagang bumiyahe, kasi kung delay ng delay lagi po yung sahod, yun po ang nagiging struggle ng mga manggagawa na para ano pa at bibiyahe kung hindi ka naman sumasahod ng maayos. Sir Jody, bago po panghuli. Alam ko po nag-press con kayo kamakailan lang, no. Ano po ba talagang pinaka-message niyo, mensahe niyo sa gobyerno, sa LTFRB, kung nakikinig man po sila? Yung pinaka maihihiling niyo na lang pong tulong sa ngayon. Pati na rin po sa mga kababayan nating nanonood. Unang-una po, yung panawagan nga namin sa gobyerno na sa lahat naman po ng boses ng mga manggagawa, sana naman po mapakinggan nyo yung mga daing namin, lalo na po sa hanay ng transport. Yung pong ahensya na si pinamumunuan ni Secretary Tugade na DOTR, alampagin po naman po sana yung mga nasa ibaba niya na bakit hanggang ngayon may problema pang ganito at patuloy pa na binibigyan ng pabor yung mga operator na may problema na nga po sa manggagawa, hanggang ngayon, bakit
na pinabayagan pa nilang makabiyahe sa mga ganitong programa. Dapat bago po sana uli sila makabalik, tapusin muna yung mga issue ng bayarin at maraming manggagawa ang nagtudusa. Sana po pati sa ahensya ng DOLE paggawa, yung papasok po na bagong secretary, tutukan naman po yung mga manggagawang dumudulog nang hindi naman po lagi na apak-apakan lang ng mga naghaharing uring kapitalista. Mm-hmm. Sige, maraming salamat po sa oras nyo, Sir Joji. Sana po talaga yes, matutupan na itong problema nating ito, no? At masolusyonan na. Thank you po. Salamat po, ma'am. At umaasa po kami sa mga ganitong panawagan pag nag-i-interview. Kami po sana ay nakikita na talagang ito pa rin po ang issue na hanggang ngayon ay hindi malutas-lutas ng mga ahensya ng gobyerno. Salamat po.